Magandang buhay, Malvarian parents. Magandang buhay sa iyo, Teacher Shan. Yes, magandang buhay sa iyo, Teacher Cathy, at sa ating mga magulang. Welcome dito sa ating Day 5 Kapiyan sa Marbar Virtual Parents Orientation. Yes, at sa loob ng ilang araw, halos lahat ng mga napapanahong paksa ay ating natalakay na mula sa health protocols, mga free websites na pwedeng ma-access ng mga bata para sa kanilang karagdagang pag-aaral, online distance learning na talakay na rin natin, at kahapon ating tinalakay ang patungkol sa modular distance learning. Kaya naman para sa panghuling araw natin ito, ating pag-uusapan ang Brigada Pagbasa, dahil alam naman natin na napakahalaga ang kasanayan sa pagbasa dahil isa ito sa napakamahalagang kasanayan sapagkatuto na dapat ay ma-develop sa bawat learners natin. Yes, kaya ngayong araw na ito ay inanyayahan natin ang isa sa mahusay at eksperto sa pagpapabasa nating daluguro, Ginang Evelyn T. Cabunilas. Kasama niya ang isa rin sa batikan sa pagpapabasa, ang ating teacher librarian, Ginang Anamay C. Espino. Magandang umaga po, Ma'am Espino. Magandang umaga rin po, Ma'am Evelyn. And welcome po dito sa ating Kapiyan sa Malbar Virtual Parents Orientation. Magandang umaga rin sa inyo, Teacher Cathy. Magandang umaga rin, Teacher Chan, Ma'am Espino, at sa lahat ng mga magulang na nanonood sa kanilang tahanan. Magandang umaga, Ma'am Cathy. Magandang umaga, Ma'am Chan, Ma'am Evie, at sa ating mga butihing mga magulang. Alam po natin na isa sa inilungsad ng kagawaran ng edukasyon ang programa ng Brigada Pagbasa. Ma'am Evelyn, pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano nga ba o paano nga ba magaganap ang Brigada Pagbasa ngayong new normal na pasukan? Alam naman natin na ang panahon ngayon ay kakaiba, hindi na siya kagaya ng dati. Kaya nga, ang ating kagawaran ng edukasyon ay may inilunsad na Brigada Pagbasa para mapagtuunan ng pansin ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit nasa bahay lang. So ano nga ba ang pagbasa? Ang pagbabasa ay isang mahalagang parte ng ating paglalakbay patungo sa tagumpay. Sabi nga ni Warren Buffet, ang ikatlong pinakamayamang tao sa buong daigdig, magbasa ng magbasa para umasenso ang ating buhay. At bilang tugon sa ating new normal, may inilunsad tayong Brigada Pagbasa. Ang Brigada Pagbasa ay isang programa ng kagawaran ng edukasyon na naglalayong pag-isahin ang mga stakeholders, mga ehensya ng pamahalaan, mapapribado man o mapampublikong sektor sa ating lipunan, basta hangad ang makatulong sa mga mag-aaral na gustong matutong magbasa. Kaya bilang tugon sa ating ang new normal, ang Brigada Pagbasa, hangad ang magkaroon ng parent-learner tandem. Ano nga ba ito? At ano ang idudulot nito sa ating mga mag-aaral? Magkakaroon ng family bonding ang bawat pamilya sa pagbabasa. Bakit? Dahil sa kanilang tahanan pwedeng magbasa ang mga magulang kasama ang kanilang mga anak ng mga kwento, yung mga paborito nilang kwento, mga tula at aralin. So, how to raise a reader? So, paano natin turuan ang ating mga anak sa pagbabasa? Una, read to your child. So, samahan natin ang ating mga anak sa pagbabasa. Pangalawa, make time for your books. So, bigyan natin ng oras ang pagbabasa. So, hindi lang ngayon magbabasa, bukas ay hindi. So, kailangan bigyan natin kahit ilang minuto lang ang pagbabasa. Pwedeng 30 minutes every day, pwede na yon. Malaking bagay na yon para sa ating mga anak. Pangatlo, keep books available. So, lahat ng corner ng ating bahay, dapat may libro. Nang sa ganun ng ating mga anak, pag wala silang magawa, pupulutin nila yung kanilang aklat na nakikita at magbabasa. So, magiging habit na nila ang pagbabasa. Pang-apat, make your own books. So, paano ba ito? Pwede tayong gumawa ng libro na
gusto natin na yun ang basahin ng ating mga anak. Pwede nating simulan sa alphabet, yung mga sound ng alphabet, hanggang sa ma-improve na yun, pupunta na tayo ngayon sa CBC, yung mga three-letter word. Siyempre, unahin natin yung sound, kung paano ibigkas yung mga CBC. Pagkatapos ng CBC, yung mga salita naman, o yung mga words, na kahit tatlong letra lang, ay nababasa ng mga bata. Mula dun sa words, pagbubuo na ngayon ng pangungusap. Mula dun sa pangungusap, ang pagbubuo naman ng talata. At doon, hanggang sa maging kwento na ang mababasa ng inyong anak. Ma-inspired silang magbasa dahil kayo mismo ang may gawa ng libro. At ang panglima, did anything and everything. Sa naalala ko noon, pag may nadaanan akong billboards, pababasahin ako ng magulang ko kung ano yung nababasa ko doon sa billboards. Pagkatapos, pag may nabili kaming mga pagkain, di ba, meron siyang cover, sabi na nanay ko, anak, basahin mo nga ito. O kahit medyo hindi pa siya nabubuo yung mga salita, at least nababasa. So lahat na ating nakikita, pabasahin natin yung ating mga anak. Nang sa ganon, makikita natin yung improvement sa kanila sa pagbabasa. Na syempre, proud ka dahil ikaw mismo ang nagturong magbasa sa inyong mga anak. At ang pang-anim, play with letters. So paano po ba natin gagawin ito? Pwede natin unscramble yung mga words. Halimbawa, salitang play. Kung tatanggalin natin yung letter P, ano na lang yung matitira? So, basahin mo nga anak. O, sasabihin ng anak mo, play. So, very good. Pwede rin nating gawin, mag-unahan kayo ng anak mo na maghanap ng mga words na nagsisimula sa ganitong letra. Halimbawa, letter M. So, lahat ng letter M, sa lahat ng sulok ng bahay ninyo, may makikitang letter M, mga salitang nagsisimula sa letter M, hanapin nyo ngayon. So, paramihan kayo ng anak nyo. So, para siyang laro. Lahat ng mga salita na pwede nating baguhin, pwede nating gawin. Halimbawa, sa salitang read. So, pag binaliktad yung salitang read, anong mababasa natin? Diba? So, pwede rin yung salitang dear. Ayun, may mabubuo tayong salita. Yun lang po ang ilang idea para kung paano natin laruin o play with letters. Number 7, read it again and again. So, pag may pinabasa tayo sa ating mga anak, paulit-ulit nating pababasahin sila para nandun yung retention sa kanilang isipan. Hanggang sa sunod na araw, hindi na nila makakalimutan. So, anak, ano nga ito? Ulitin mo nga ulit. So, susunod na araw, yun ulit yung pababasahin mo. So, ngayon, nagkakaroon na yung idea yung anak nyo na i-improve yung kanilang pagbabasa. Thank you very much po, Ma'am Evelyn, sa napakagandang tips on how to raise a reader. Itong topic na ito ay talagang akmang-akma, lalo-lalo na sa ating mga mag-aaral na magsisimula pa lamang magbasa. Pero ang tanong, Ma'am Evelyn, paano po ba natin masasabi na ang ating mga anak ay handa na talagang magbasa? Magandang katanungan yan, Teacher Cathy. At para masagot ang katanungan na yan, may ipapakita akong video na gawa ni Mr. Gal Alburo ng Education Program Supervisor ng DepEd Marikina. Good morning ladies and gentlemen, welcome back mga ka-jeepers dito sa aking channel at medyo matagal-tagal din po tayong hindi nakapag-upload ng educational videos as related to
Jeepers Reading Boosters, or sa madaling sabi, kaugnay sa pagbasa, no? Medyo busy lang po tayo ng kaunti. And sa pagkakataong ito ay meron tayong chance to make a video, a follow-up video on my Jeepers Reading Boosters. Ipapaliwanag ko ang mga kasanayan para sa isang bagong estudyante na magsisimula o ikukonsidera sa isang estudyante ng pagsisimula ng kanilang pagbabasa. Hindi po kasi pwede na basta-basta na lamang nating pagbasahin ang isang bata na wala namang kahandaan, especially if this is a beginning reading, no? So, yun dapat ang unang-unang dapat nating alamin, ano ang mga kasanayan na dapat na-develop na muna sa isang estudyante bago siya magsimulang magbasa. So, utunghayan po natin mga ka-Jeepers, samahan niyo po ako sa aking episode sa pagkakataong ito at sana'y may matutuhan po kayo. Saan ang pangalan ni Luke? Ah, very good! So mga ka-Jeepers, meron tayong 14 na dapat tandaan para sa pagturo ng beginning reading sa mga estudyante. So para natin malaman kung ready na nga talaga sila, so unang-una titingnan natin yung kanilang alin, yung kanilang social development. So kayang makisalamuha na ng bata. No, stable na yung paraan niya ng pakikisalamuha. Pangalawa, kailangan ang tinatawag nating emotional stability o development ng bata. Hindi na iyakin si bata, hindi na siya matatakot na iiwanan ng nanay niya, no? So si bata wala nang separation anxiety, no? Hindi na siya iyakin, emotionally developed na si bata. Okay? At yung pangatlo naman ay yung kanyang physical development. So kaya niya nang maghawak ng pencil, ng ballpen, ng color. So kaya niya nang tama na yung kanyang paghahawak, kaya niya maglipat ng one page to another na sa libro, no? At yung cognitive development ng bata, wherein yung dalawa nating indicator na gagamitin, yung kanyang visual and auditory discrimination. No, kaya niyang i-discriminate ang mga bagay-bagay na kanyang nakikita at kanyang naririnig. At then, may interest na ang bata na magbasa, siya na yung pusang magyayaya para kayo magbasa, no? Kaya may interest na siya, gustong muling magkwento ng bata. Ano man yung kanyang narinig, gusto niyang ikwento. Okay? And next is kayang basahin ng bata ang kanyang sariling pangalan. So, hindi siya malilito. Kaya niyang basahin ang kanyang sariling pangalan. O kayang paglaruan ng bata ang wika o lingwahe. To the extent na kaya niya nang mag-rhyme ng mga salita, magtugma-tugma ng mga salita. Diba? May mga ganyan ang ating mga bata. Minsan, biruan, mga nursery rhyme. No? Alam ng bata ang tamang paghawak ng libro. Kahit baliktarin mo yan, aayusin niya uli kasi alam niya yung tamang paghawak ng libro. Sumunod, alam ng bata na may kahulugan ang bawat kwento, no? Ang bawat teksto na binabasa sa kanya, alam niyang may kahulugan yon, kaya importante yon. Okay? Kaya niya na-value, napapahalagahan niya ang isang kwento kasi alam niya merong mahalagang bagay o may kahulugan dun sa kwento na yon. Sunod, kayang i-recite ng bata ang alpabeto. So, kayang i-recite ng bata ang alpabeto. So, ang suggestion ko, ang gamitin natin ay yung Filipino alphabet, no? Alpabetong Filipino kasi mas kompleto siya. So, from A to Z, no? So, kaya ng batang i-recite yun. At mas maganda kung kaya ng bata, kahit pabaliktad, ay alam na alam ng bata yon. Mas maganda. Kahit pabalikta rin mo siya, no? From Z to A, ay kaya pa rin ng bata. And next is, kilala ng bata ang bawat letra sa alpabeto. Okay? So from A to Z, no, alam ng bata ang mga pangalan, the letter name of the alphabet. Kahit balibalikta rin natin ng bata, alam niya kung ano ang pangalan ng alpabeto. At sumunod, alam din dapat ng bata ang mga tunog ng bawat letra sa alpabeto. No? So kaya importante talaga yung mga tunog, hindi magiging kompleto ang kahandaan ng isang bata kapag hindi mo naituro yung tamang tunog ng bawat letra sa alpabeto. At panghuli, mga kasama, mga ka-Jeepers, ay dapat na ang mga bata
na magbabasa, no? Ay kaya niya nang ikwento ang anumang kwento na ikinuwento sa kanya. Yan. So kaya niya nang ikwento. Dahil pag hindi niya kayang ikwento, hindi pa totally handa si bata. Pero kapag kaya nang ikwento ng bata ang anumang kwento na ikinuwento sa kanya in their own little way, sa kanilang sariling pananalita, nako, handang-handa na si bata para magbasa. So, itong mga bagay na sinare ko po sa inyo mga kasama ay importanteng makita natin ito sa mga estudyante, lalo na doon sa mga beginners, no? Sa mga magsisimula pa lamang magbasa. Dapat itong 14 na sinare ko po sa inyo ay dapat ready sila, no? Dapat makita ito lahat sa kanila. Kasi kung hindi ito makikita sa kanila mga kasama, hindi pa rin po sila handang matutong magbasa. So napaka-importante na tingnan natin isa-isa itong 14 na to, i-check natin. So dapat may checklist po tayo doon sa mga teacher natin, sa mga magulang natin. So may checklist tayo na gagawa na ba ito ng aking anak, no? So kung hindi pa, i-develop muna yung bagay na yon, no? Bago kamagsimula ng pagtuturo ng pagbasa, yung formal teaching reading or teaching beginning reading, kailangan alam na muna lahat ng bata yung lahat ng sinabi kong 14 na palatandaan para sa kahandaan ng pagbasa ng isang bata. So gawa ka ng checklist. Kapag nagawa mo itong isang to, check. Then next, check. Kapag ready na si bata, yon, umpisahan na po natin yung pagtuturo formally ng pagbabasa. In a sense, masasabi natin na hindi magiging hilaw yung pagtuturo natin sa mga estudyante, no? So, kasi idinaan natin sa tamang proseso. Talagang meron tayong mga bagay na kinonsidera para sa kanila. So, in a way, masasabi natin na student-centered po tayo. Hindi tayo basta lang nagturo. Kasi gusto nating magturo, kasi obligasyong magturo, pero dapat po sana ay consider natin yung ating mga learner. So hanggang dyan muna po, at medyo mahaba-haba na yata ang aking na-share sa inyo. And hopefully po, umaasa po ako na nakatulong po sa inyo itong aking vlog sa araw na ito. Muli, ito po si Galal Buro, ang inyo pong kabalikat, katuwang sa pagpapabasa sa ating mga estudyante. Muli, good luck everyone! Thank you very much mga ka-jeepers sa inyong pagsuporta sa aking channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and like. Thank you very much po mga kasama. God bless everyone. Bye-bye! Ngayon ay alam na natin how to raise a reader and kung paano natin malalaman kung ang bata ay ready na magbasa. Ngayon ay alamin natin kung paano natin mapapanatili ang love for reading ng ating mga anak. Ma'am Espino, bigyan mo naman kami ng ilang tips dito. Tama ka, Ma'am Shan. Mahalagang ma-develop natin ang love for reading sa ating mga anak. Kaya ngayong umaga, i-share ko sa inyo ang how to develop love for reading. Number one, create a reading nook. Magkaroon tayo sa ating tahanan ng isang corner sa pagbabasa. Number two, go to a surprise place to read. Kunyari tayo ay meron ng isang lugar ng pagbabasa. Ito ay maaari nating lagyan ng dekorasyon para mainganyo ang mga bata sa pagbabasa. Number three, make a special snack. Siyempre, habang ang mga bata ay nagbabasa, hindi maaaring meron tayong inahandang pagkain sa kanila para sila ay maging ganado sa pagbabasa. Pang-apat, set challenges and reward. Yan ang iniintay ng mga bata kapag sila ay marunong ng bumasa, ang mga magulang ay maaaring magbigay ng reward. 5, throw a reading party. Maaari tayong mag-invite ng ating mga kaibigan at sama-samang magbabasa. O lalo na kung ang nanay din ay nasa harap natin o nasa gitna siya ang magiging leader. Pagkatapos niyan, ang mga bata ay pwede nating tanungin at sila ay kung may dala silang mga aklat ay sila rin ay magse-share ng kanilang mga binabasang kwento. Number 6, read as a family. O sa panahong ito, tayong ang ating pamilya ay buo. Kaya sabay-sabay tayong magbabasa ng aklat. Diba mga bata? Ngayon, bibigyan namin kayo ng mga modules. O paano natin ito pangangalagaan? Ano ang tamang paggamit nito ng mga aklat?
Number one, having clean hands and a clean area to use the book. O panalatinag daw nating malinis ang ating kamay at ang lugar na ating pagbabasahan ng mga aklat. Number two, keeping food and drink away. Dapat hindi tayo magdadala ng pagkain at o inumin kapag tayo ay bumabasa ng mga aklat para hindi ito matapunan. Number three, removing the book from the shelf by gripping out both sides of the spine of the middle of the book. Hawakan natin ang pabalat ng aklat ng maayos upang ito ay hindi masira. Number four, not using paper clips, dog ear folding, or acetic insert to bookmark page. Panatili natin ang hindi paggamit ng mga paper clips at ng anumang bagay na ikasira ng aklat. Number five, not using rubber band or shelf adhesive tape, any kinds of leather dressing or and glue on books. O huwag daw tayong gagamit din ng mga rubber band, yung mga madidikit na bagay para hindi kagad masira ang aklat. Lagi natin tatandaan, basahin natin mga mo dito, I do believe something very magical can happen when you read a good book. Thank you very much po, Ma'am Espino. Tamang-tamang inyong ibinahagi sa ating mga mag-aaral at mga parents sa araw na ito. Dahil alam naman natin na sa darating na pasukan sila ay makakatanggap ng mga modules, mahalaga na alam nila kung paano ba ang tamang paggamit ng mga ito at paano ito pangangalagaan. Gayun din kung paano nila ma-develop ang love for reading, lalo-lalo na at bibigyan naman sila ng mga babasahin ng ating paaralan. Ngayon naman, alamin natin kung paano tutugunan ng ating paaralan ang brigada pagbasa sa nalalapit na new normal na pagpasok. Ma'am Evelyn, baka maaaring ibahagi mo sa ating mga magulang kung ano ang ginawang paghahanda ng ating paaralan upang matugunan natin ang brigada pagbasa sa ating new normal na pagpasok. Yes, Teacher Cathy. At bilang tugon sa panahon ng pandemya o new normal, ang ating paaralan ay nakipag-ugnayan sa Asia Foundation at bumuo ng kasunduan. At bilang tugon, nagbigay ang Asia Foundation ng mga aklat sa ating paaralan na ipamamahagi naman sa ating mga mag-aaral kasama ang learning kits. Naglunsad din ang ating paaralan ng GMMES Storytelling na kinabibilangan ng ating mga guro bilang mga storyteller. Nagsimula ito noong 27 ng Abril, 2020, at ito ay mapapanood tuwing Miyerkules sa GMMES TV at GMMES Facebook page. Katuwang natin dito ang Let's Read program ng Asia Foundation. Ang mga kwento ay masusing pinili, depende sa level, sa Englishman o Filipino. Hangad dito ang mapayabong ang pagmamahal ng mag-aaral sa pagbabasa at kapupulutan ito ng kabutihang asal at aral sa buhay. Naging daan ito para mahasa ang mga guro sa online teaching, video recording, video editing, at distance learning. Maraming salamat, Ma'am Espino and Ma'am Evelyn, sa pagtugon sa aming paanyaya dito sa Kapihan sa Malbar Virtual Parents Orientation. Sa isang makabuluhang pagtalakay kung paano mahasa ang kasanayang pagbasa ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat din sa inyo, Teacher Cathy. Teacher Shan, naway naging makabuluhan sa ating mga magulang ang ating mga tinalakay ngayong umaga. Maraming salamat, Ma'am Cathy, Ma'am Shan, Ma'am Ibs. Sa araw nito, tayo ay maraming natutuhan na maaari nating ibahagi sa iba pa nating mga magulang. Thank you very much din po. Thank you. Ayan po mga Malvarian parents, nawa ang ating naging limang araw talakayan dito sa ating Kapihan sa Malbar ay makakatulong sa inyo bilang paghahanda sa nalalapit na new normal na pagpasok ng ating mga mag-aaral. At muli, ako po si Teacher Cathy, kaisa ng Department of Education sa pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. At ako naman po si Teacher Shan, kaisa ng pagsulong na edukalidad, addressing the challenges of quality in basic education.
Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and keep safe po.